Ang buto, todo-todong pagkakayon. Dahil pag may tinanil, tsak na may aanilin. Tanim na kape ay bibigo, sa tulong nyo di susuko. At ang pagbangon natin, ang gigising sa mundo. Sing sa pangarap mo. Service massage na mura at highly recommended? Andre Massage in Calamba, Cabuyao offers a 1.5 hour massage with body scrub, ventosa, or ear candle for 600 pesos only. Call now and try our services.
Welcome to Toyota Calambal, Laguna. Our lovely marketing professionals are always ready to assist you. Come visit our showroom. Thank you.
Is the moment we've all been waiting for the thousands in attendance and the millions watching around the world. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Isang magandang hapon, Pilipinas, at sa lahat ng mga Pilipino all over the world. Welcome po sa programang Serbisyo Balita. Ayan, at muli, we're back as usual. And syempre, ito ay hindi naman natin mas ko-consider na test run. Parang ika nga ay ano to eh? Long overdue na pagbabalik. Welcome po sa Serbisyo Balita, live online. And ito po ang inyong lingkod, as usual, si RJ Salgado. Luko talaga itong ating technician na to. Dapat palakpak yun eh. Ulitin natin, from the top. Magandang hapon, Pilipinas, at sa lahat ng mga Pilipino all over the world. Ito po ang inyong lingkod, RJ Salgado. Much better. Ayan, kala ka naman. Anyway, siyempre, sa ngalan ng ating kasama. Ayan, nasa yung kasama natin? Nasa field. Laging nasa field. Kasama natin si Miss Laarnie Barairo. Baka naman nalilimutan na ng mga nga, yung ating mga soaking nanonood. Ayan, si Miss Laarnie. Bihira na kasing mapagkikita. Pero dito sa special episode natin ay makakasama naman natin. Maririnig niyo ulit ang boses ni Miss Laarnie at masisilayan ng bahagya. Mamaya doon sa iba nating mga topics for today. Ayan, katulad ngayon, sabi nga natin, special episode ngayon, which is entitled Beyond the Line of Duty. Ayan. So, ayan, bago tayo maglumawig, shout out kay Ed Tan Flores mula dyan sa
ano ba to? Marikina, Valenzuela, basta, oh, Quezon City. Salamat sa iyong panonood kay Ma'am Juliet Santos ng napakagandang lungsod ng Santa Rosa. Ayan. Magpapahuli ang Kalamba, maganda rin ang Kalamba, siyempre, kahit pa paano. Baka magalit sa atin si Mayor Ross Rizal. Anyway, kay Ma'am Annie Torres, magandang hapon po at maraming salamat sa inyong panonood. And kaya nga sabi nga natin, special episode to, dahil yung mga, actually, ano to eh, slightly delayed. Yeah, slightly delayed, pero live tayo. Kinabalikataka kung paano nangyari yun, slightly delayed, pero live. Anyway, yung slightly delayed, dapat nung isang araw pa tayo nakapag-launch, actually, ito soft launching ng special episode o segment ng Serbisyo Balita na Beyond the Line of Duty. Dito sa programang sa episode na to, hindi lang natin alam kung anong tuwing anong araw, pag-uusapan naman natin ay yung mga kaganapan sa ating mga local police stations, yung ating mga local police. Yan, pag-uusapan natin yung kung ano yung mga accomplishments at the same time, kaya nga sabi nga, beyond the line of duty, ay maaari nating mapag-usapan o mapagtalakayan yung iba pa nilang ginagawa bukod sa pagiging pulis. Siyempre, yung mga sinasabing extra community services o yung tulong para sa bayan. Ayan. Pag-uusapan natin yan dyan sa episode o segment ng Serbisyo Balita. So, malaman na lang po natin kung kailan, kung anong araw natin maiseset ang regular airing. Once a week lang naman to. So, at least once a week, makamusta natin ang ating mga kapulisan at kung ano ang kanilang ginagawa sa kanya-kanyang mga istasyon. Ayan. Siyempre, alam naman natin maraming ginagawa yung mga yan. May nag-comment. Baka raw may natutulog. Siguro naman intindihin natin, baka naman galing sa operation o galing sa 48 hours na duty, talaga naman kailangan magpahinga. Ayan. Pero yung mga yung mga kapulisan na bagong pasok pa lang, o kapapasok pa lang ng oras ng duty nila, tapos after 2 hours, 3 hours, makikita mong patulog-tulog, yun ang pwede nating ano. So, dun sa ating mga netizens, mga viewers nga pala, pwede kayong mag-message sa atin. Pwede kayong mag-chat. Or mas maganda, mag-message na lang kayo. Yan, para at least mabasa natin ang inyong mga messages. Yan, dun sa mga may gustong ipanawagan, magpa-shoutout, bumate, may puna. Kaya kinakabahan minsan mag-guest sa atin ng live yung ating mga kaibigang kapulisan. Baka daw ma-hot seat. Aba, hindi naman sa akin manggagaling yung mga tanong. Hindi naman sa akin manggagaling yung mga concerns. Siyempre, doon sa mga nanonood sa atin. Mahala sila siguro. Counterpart, ito yung counterpart nung meron kasing sariling Facebook page ang kapulisan. Meron rin silang sariling program. Ayan, kung saan dun din sila nag-uulat. Meron silang sariling pag-uulat doon. Ayan. Maraming nakakapuna na tila mas maganda kung sa ibang platform o venue. Kaya nga, dun sa mga regular media outlets, nagpapalabas ng
God. Nakalang ang mga accomplishment. Katulad na lang po ng Serbisyo Balita, itong beyond the line of duty, dito natin pag-uusapan. Walang bias. Kaya nga, baka sabihin ng ating netizens, yung mga kanilang mga concerns ay hindi nai-e-ere, hindi binabasa, hindi nasasagot. Dito yan sa Serbisyo Balita, sa Beyond the Line of Duty, hosted siyempre ng inyong lingkod, RJ Salgado. And hopefully, sa ilang ibang mga episodes ay makakasama na rin natin ang ating katandem. Ang head o ang public relations chief ng Serbisyo Balita na si Ms. La Arnie Barrero. Hopefully, abang-abangan nyo lang. Dahil sa ngayon, habang under renovations and upgrading ng aming studio at opisina, ay ini-introduce na natin yung iba't ibang mga programa na mapapanood ng ating mga netizens. Yan. So, once a week lang naman yon yung bawat genre. Meron pa tayong inaasahan. Yan, yung pagbabalik. Yung pagbabalik ni kasamang Arvin San Mateo at ang kanyang Bloodlines na programa tuwing Sabado. Balita ko, hindi na yata Bloodlines gagawin. Black Dragon. Yan. The Black Dragon Conditioning Methods. So, tingnan natin. Pag-uusapan naman ang board dyan eh. Pag-uusapan yung pagpapalit ng pangalan. Kasi kung yun ang nakakasanayan na natin, nakakasanayan na ng ibang tao, much better i-maintain natin ang ating pinagsimulan. So, isang magandang hapon kay kasamang Arvin San Mateo. And syempre, yun, pabati daw. Batiin daw yung buong bumubuo ng office staff ng Vice Mayor ng Calamba na si Attorney Toti Lazaro. Isang magandang hapon po sa lahat ng mga kawani ng Vice Mayor's office. At syempre, kay Vice Mayor, magandang hapon po. At I hope na kahit pa paano itong buong week na to ay naging very productive. Masipag naman yung mamang yan. Galing kay Jojo Baqueros. Montik nang manalo yan. Montik nang siyang iboto. Buti na lang at binibilugan yung bilog. Pataon na sinusulat ang pangalan ng kandidato, baka si Jojo pa ang nanalo. Saka isang magandang hapon nga pala sa ating mga kaibigan dyan sa Bureau of Fire Protection. Yan, pasensya na po kung medyo nawawala sa aking memorya ang pangalan ng ating fire chief dyan sa Calamba. Pero pagamat ganon, para wala tayong inggitan. City Bureau of Fire Protection. Isang magandang hapon po sa inyong lahat at keep safe dun sa mga pauwi na at dun sa mga naka-duty, stay alert. Ayan. At syempre dun sa ating mga kapulisan, buena mano. Syempre, sino pa ba dapat nating i-buena mano kung hindi ang ating sariling atin na kapulisan. Sa lahat ng mga bumubuo ng Calamba City Police Station, magmula sa kanilang hepe na si Police Lieutenant Colonel Sonido at kay Deputy Chief of Police. Ayan. Medyo nawala sa aking memorya na naman din. Ang hirap talaga ng tumatanda. Sa deputy nila, magandang hapon po sa inyo at mamaya makikilala nyo yung deputy. Pag-uusapan po natin yan syempre. At meron ang pag-uusapan ngayon natin sa pambungad na to
ay yung ating nakalipas. Puro mga nakalipas. Hindi. Para tayong ano, di ba tayo History Channel? History Channel. Yung nagdaang bagyo, kamusta? Ayan. At yung undas, ayan yung mga history. Yung mga, ikaw nga, mga latest na kaganapan sa kanilang mga lugar itong past one week. At syempre, meron tayong pag-uusapang medyo dapat tinututukan. Ayan, dapat na nalalaman ng ating mga netizens, ng ating members ng community. Oy, nga pala. Baka malimutan natin. Hindi po tayo locally napapanood. Hindi lang dito sa Kalamba. Hindi lang sa Laguna. Hindi hanggang Quezon City lang. Mabuhay po. Isang magandang hapon po kay Ma'am. Mami Tiger from Down Under Australia. Magandang hapon po. Hindi ko alam kung anong oras na dyan sa inyo. Pero maraming salamat. Pagbati rin kay Felix Mercado, maraming salamat sa inyong panonood. At kay Konsihal Marlo PJ Alipon ng Los Baños. Ayan, napakasipag ng konsihal na yan. Yan lang yata yung nakita kong umikot nung bumagyo. Ewan ko kung saan nagpunta yung ibang mga konsihal. Yes, Sir Kagawan, Felix Mercado, maraming salamat sa inyong panonood. At kagawad yan ng Barangay La Mesa dito sa Kalamba City. Isa sa mga kaagapay sa mga tumutulong kay Kapitan Eddie Silva. Ayan. Ayan. Okay. Sige. Anyway, gandang hapon. Maraming salamat. At kay Mami Tiger ng Down Under Australia, maraming salamat sa inyong panonood. Avid fan natin yan. Matagal naghintay yan bago tayo sa ating pagbabalik. At kay Ma'am Algren ng Sweden. Yan. Kamusta po ang inyong better half? Sabi ng ating technician, baka bitter half. Fans natin. At syempre, nalimutan ko. Pasensyan po. Nalimutan ko yung pangalan, pero alam ko, taga-Canada siya. And I know that she's watching right now. Ayan. And isa sa mga ating kasama. Masipag yan, magaling yan. Gusto ko nga maging reporter namin yan. O news editor. Si Ma'am Dryan Zamora, maraming salamat sa inyong panonood. Siyempre, she was part of Serbisyo Balita and mukhang tumatayog na, malayo na narating. Congratulations. Ayan. Magaling yan. Magaling sa sayang nga. Sana makakasama natin makapagbato ng balita man lang live from the first district of Laguna. Yan si Miss Dryan. Okay, so bago tayo dumako sa ating mga sa una nating topic, sa ating pagbabalik, maya-maya, abangan nyo lang yan. Magbabalik ang Serbisyo Balita, live online. Serbisyo Balita. Magbabalik sa ilang saglit ang Serbisyo Balita, live online. Why do people choose Das Mall? It's legit. Or get twice your money back. Shop from our biggest brands and enjoy 10% cash back.
with 30 days return guarantee. Lazmall. Shop now. It's legit. Lazada. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Superlife STC 30. When it comes to your health, we give freedom for your health, because your health is wealth with us. We take care of you. Seriously. Even with little, we make it work. For the young, the poor, the old, Superlife is yours. Welcome to Superlife, Superlife. Nagbabalik ang Serbisyo Balita live online kasama sa... Okay, welcome back sa Beyond the Line of Duty. Dito lang yan sa Serbisyo Balita channel, live online. Yan, aming noted po, Sir Felix. Yan, noted. Yan, welcome back. At syempre, sa ngalan ng ating kasama na si Ms. Laarnie Barreiro, ito rin ang inyong lingkod, RJ Salgado. Yeah, tumama. Itong technician natin, masyadong ano. Anyway, bago pa kasi. Understandable. Yan. So, kagaya na sinabi po natin, ang Beyond the Line of Duty, kami po ay mag-iikot. Kung hindi man kami mismo, ay ang aming mga kores, mga reporters ang iikot sa iba't ibang mga himpilan ng kapulisan upang yan, mangalap ng impormasyon. Para siyempre, kailangan nating mabisita man lang ang ating mga kapulisan, malaman kung ano ba ang pinaggagawa nila. Yan. Katulad ng sa aming ito initial o Buena Manong pambungad introductory episode ng Beyond the Line of Duty. Ayan, pinuntahan ng aming dalawa ni kasamang Laarnie ang himpilan ng kapulisan dito sa Kalamba. At inalam natin kung ano yung mga latest na accomplishments o yung kanilang mga nagagawa o ginawa itong pinakahuling mga araw. Especially ito, nagdaan yung bagyong paeng at nagdaan din ang undas. So, dito sa unahin muna natin yung naging pakikipagpanayam. Nabubulol tayo. Nakalala ko tuloy siya, no? Kasamang buboy kabal na bulol. Anyway, magandang hapon sa iyo, Buboy. Pagaling ka. So, pambungad na ating pag-uusapan, yung ginawang interview ni Ms. Laarnie dito sa kapulisan natin sa Kalamba. Regarding po din sa gandaang kalamidad po ng bagyo, ano po naging participation po ng ating mga kapulisan? Doon naman po sa nagdaang bagyo na si Paeng, ang naging contribution po doon ng ating kapulisan ay nag-assist po doon sa mga nagsipaglikas. Nagbigay din po ng relief goods na sa pangunguna po ng ating buti mayor, Mayor Rosal, Arisal, na isagawa po ng maayos yung relief goods together with the our chief of police. Sir, regarding po din sa datos ng mga affected families, kung saan po? Opo, regarding naman po doon sa mga naapektuhan ng mga bagyong Paeng, meron po ako rito
na record or galing po sa ating CDR-an mo, na meron pong lumalabas na record nung panahon po ng Bagyong Paeng, meron pong families na naapektuhan. Ito po ay sa kabuuan po ng families ay 3,851 families at ang individuals naman po ay 14,762. As of now po, nakapag-coordinate po kami sa disaster, meron pong evacuees na lang na pumapalo po ng 1,054 at yung individual naman po ay nasa 3,875 po. As of November 2, 2022. Okay, yun. Si Sir. Talagang mailap sa akin yung apelyido. Sensya na. Kaya nga yun. Si Sir. Si Police Captain Christopher Palayo. Yan, ang Deputy Chief of Police ng Calamba City Police Station. Yan. Bago tayong patuloy, isang magandang hapon kay O.C. Legaspi ng Barangay Mayapa. Mabuhay po. Maraming salamat sa inyong panonood. Yan. Talaga namang dumadami. Sana i-share nyo po. I-share nyo po itong ating live broadcast. Yan. At the same time, mamaya, abangan nyo, nakasampa rin to sa aming YouTube channel, ang Serbisyo Balita Live Online YouTube channel, kung saan pwede kayo mag-subscribe. Yeah, to show your support. Support lang ba? Ika nga. Subscribe naman kayo. Wala nang ang bayad yun eh. Magsusubscribe lang kayo sa aming channel. Yeah, gandang hapon po sa lahat ng mga nanonood. Ayun, nakita natin. Very active ang ating kapulisan, lalo hindi lang sa crime prevention, pati na rin sa ayan, pagtulong, pagtugon sa panahon ng sakuna. Ayan, at ika nga, tumulong sa relief operations, sa rescue operations, at kung sinasabi nga nila, taya buhay na nga eh, kapag trabahong pulis. Sa paglaban sa krimen eh dinagdagan pa, kaya nga dinoble pa ang buwis buhay lalo na sa panahon ng kalamidad ng mga magre-rescue. Nakita naman natin talagang yun yung sinasabi natin, beyond the line of duty, meron na dapat ibang tumatrabaho para sa rescue operations. Meron tayong city disaster city disaster prevention, yan, response units. So meron din tayong mga tanod, pero hindi, kailangan pa rin yung ika nga, yung social responsibility, social commitment ng ating mga kapulisan na kailangan beyond the line of duty, bukod sa pagsawata o paglaban sa krimen, eh kailangan pa rin nilang nga tumulong sa komunidad magsagip ng buhay. Maraming salamat po mga sirs. Job well done. At kahit papaano, kahit sabihin na natin, medyo maraming naapekto, wala tayong magagawa, talaga nasa sentro tayo ng bagyo, pero the mere fact na nandiyan kayo na nakaalalay at nga maaasahan ng taong bayan yung pagsilbi, pagtulong at yung dedikasyon at sakripisyo. Maraming salamat po mga sirs. So hindi lang po yan. Mukhang bagay yata kay Miss Laarne yung pagiging historian. Puro mga history. Kaya nga, nakalipas. Sabi ng technician sa mga nakalipas at ex. Ano lang,
kaganapan na nagdaan. Ayan. So, panoorin naman natin yung isa pang panayam na ginawa nito ni Miss Laarnie regarding naman dun sa ating panahon naman ng undas. Kung ano yung mga ginawa nitong panahon ng undas. Sir, kumusta po ang PCN order natin kahapon ng undas? Bago po sagutin ang katanungan ng ating kasama ng si Miss Laarnie, nais ko po muna bumati ng isang magandang gabi po. Una-una po sa aming butihing very energetic regional director na si Police Brigadier General Jose Melencio Sinatakis Jr. Sir, magandang gabi po. At sa aming pong provincial director na si Police Colonel Randy Glenn G. Selvio. At sa aking pong Chief of Police na sa ngayon po ay nasa kasama po ng ating butihing punong bayan na si Honorable Mayor Proceder Ross Cesar. Nakasalabuyan pong namimigay po sila ng relief goods sa mga nabiktima po ng bagyong Paeng. So, yun po, ang naging kabuhan po doon sa pagdiriwang po ng ating undas ay sa kabuhan po ay naging maganda ang kinalabasan, naging matiwasay po, matahimik sa pamumuno po ng aming provincial director na nag-inspection po siya kahit na inabot po ng gabi at sa aking mga kasamahan na halos wala pong tulog na nagbantay po doon sa mga sementeryo na ang sementeryo po natin ay nasa 8 dito po sa bayan ng Talamba. Meron pong 3 public cemetery at 5 pong private cemetery. Naisagawa naman po na maayos ang pagdiriwang po ng undas. At sa kabuhan niya po, ang kapulisan po ng bayan ng Talamba ay halos nailabas po, 90% po ng aming personnel nailabas po na para po mapanatili ang kaayusan at katahimikan dito po sa pagdiriwang ng undas. Nais ko rin po palang pasalamatan ang mga force multipliers natin na nadalas po natin na maayos ang undas, ang ating pong mga Bureau of Fire Protection, ang ating pong CDRMO, yung Disaster Risk Reduction Management Office natin, ang poso po natin, Kabalikat Silicone, Tabak, Kabayan Action Group, at mga volunteers po natin na halos 24 hours din po na tumulong upang mapanatili po ang katahimikan at kaayusan para po sa pagdiriwang ng undas. Yun. Okay, so katulad ng sinabi nga natin, it's beyond the line of duty or the call of duty. Ayaw natin gamitin yung call of duty para sabihin nagagaya tayo ng laro. Kanilang yun. Isang magandang hapon po kay Ma'am Joanne. Ayan, ang barangay Halang na teacher po yan. Ayan, gandang teacher niyan. Magandang hapon po sa inyong. At gaya ng sabi nga natin, sa pananatili ng peace and order o kaayusan ng panahon ng undas, gumanap ang ating kapulisan. Kaya nga, sabi nga, halos 90% ng kanilang mga staff, mga kapulisan, ay i-deploy sa iba't ibang mga lugar, iba't ibang mga sementeryo upang mapanatili yung kaayusan, yung crowd control, traffic control, yan. At syempre, yung kanilang pagbabantay, yung mga binabantayan rin yan, baka makasingit sa mga oras ng undas. Ko kung merong nakita. Siguro yung mga mang-aaswang. Anyway, congratulations po. Maraming salamat po sa inyong
walang sawang pagsilbi sa mamamayan, lalo na dito sa Kalamba. At you're doing all your efforts para mapagsilbihan ng mamamayan. Just imagine ang ratio ng kapulisan natin versus yung dami ng populasyon is 1 policeman is to 3,350 yata na residents. So kanong karami yung taong dapat bantayan ng isang pulis? Hindi ko maintindihan dito sa ibang mga kritiko. Kung makabatikos, sabihin ni walang police visibility. Subukan nyo kaya magbantay ng kahit 1,000 katao sa inyong lugar. Mabantayan nyo kaya yan? So we should appreciate yung ginagampanan, yung ginagawa ng mga kapulisan natin, lalo na yung mga napapa-assign sa labas, sa mga foot patrols, yung mga na-assign ngayon doon sa bawat outpost ng POSO, yan, ang Traffic Management Office, may mga naka-assign na pulis dyan. So para at least si mabigyan ng proteksyon yung napakadaming mga residente ng Kalamba. Just imagine yung outpost, mahalaga na yan para at least alam ng tao na kung wala man kayong number ng hotline ng kapulisan, meron kayong outpost na alam na maaaring merong nandong isang kapulisan man lang na naka-duty para madaling may tawag sa himpilan ng kapulisan, makapag-responde sa kung anumang kaguluhan o kung anumang concerns. Itong mga nakalipas na mga kaganapan, yung bagyo, ang undas, napakalaking bagay po na nandyan ang ating kapulisan. So sa ating pagbabalik, eto, may pag-uusapan tayo. Ang daming mako-curious, ang daming mga ika nga gustong malaman, maraming makikiosyoso, ang daming marites. Pero usapang pulis pa rin yan. Usapang pulis pa rin yan. Kaya huwag po kayong maglilipat ng channel. Sana madagdagan pa yung ating views. Share nyo itong link. Mahalaga itong portion na ito. Itong susunod na portion ay mahalaga ito. Kaya sana ma-share nyo po sa inyong mga kaibigan, kamag-anak, kapitbahay, kahit sa kagalit nyo. I-share nyo na. Magkabalik ang Serbisyo Balita online. Serbisyo Balita. Magbabalik sa ilang saglit ang Serbisyo Balita live online.
Nagbabalik ang serbisyo balita live online, kasama sina RJ Solgado at Larnie Barreiro. Okay, welcome back sa Beyond the Line of Duty. Dito lang yan sa serbisyo balita live online at syempre ito pa rin ang inyong lingkod, RJ Salgado. Yan, huwag po natin kakalimutan. Yan, syempre, sama natin bilang co-host, katandem, si Miss Larnie, na sa kasalukuyan ay mukhang on the road. Maghanap yan ang susunod natin may feature dito sa Beyond the Line of Duty. So ngayon naman, pag-uusapan natin. Siyempre, hindi naman pwedeng yung ating katandem lang ang nandyan sa limelight. Siyempre, kasama din ako. Baka sabihin ni sino solo. Hindi naman sino solo. Just so happen, talagang tayo yung nakatoka for hosting the program. Pero, siyempre, makakasama rin natin si Miss Larnie dito sa ating studio one of these days. Para naman, ikaw nga, makita niya naman ng live si Miss Larnie. Sa pagkakataong ito, mga bumabate, maraming salamat sa inyong panonood kay Ray Redondo, kay Jovi Guerson at kay Rino Tuisa. Maraming salamat sa inyong panonood. Hopefully sana makahabol ako mamaya. Habol ako mamaya sa ating meron pa tayong isa pang broadcast na gagawin. Anyway, so itong bahaging to, pag-uusapan naman natin. Ito talaga yung naka-focus dito ng ating kapulisan. Isa sa mga primary focus ng ating kapulisan ay ang pagsawata o paglaban sa illegal drugs. Minsan yung mga nangyayaring mga krimen ay pwede nating masabing nauugnay dahil sa drugs. Kaya nakakagawa ng krimen ay dahil sa droga. Ayan. Kaya ito, panoorin nyo yung aming maiksing talakayan o panayam sa ating deputy chief of police na si Sir Paloyo, police captain. Okay, good evening po. Si RJ Salgado ng Serbisyo Balita. Regarding po sa ating war on drugs sa ngayon, lalo't bago ang ating chief of police. Kamusta na po ang ating mga naging accomplishment this past few months? Dito po sa bayan ng Malamba, naging maganda po yung pagpapatupad natin ng war on drugs sa programa po ng ating chief PNP. At ang ating regional director na si Police Brigadier General Jose Emilencio Sinatakis. Tuloy-tuloy po yung aming war on drugs. Katunayan po, noong August, hindi ko na po matanda yung exact date, meron pong nahuli sa pamumuno po ng aming chief of police na si Police Lieutenant Colonel Alexi Sunido. Meron pong mga nahuli na individuals na meron pong estimated grams na 165 at may estimated value po na 1,122,000 ang pinakamalaki po during nahuli during po ng ating sa pananungkulan po ng ating chief of police. At sa ngayon pong mga nagdaang linggo, meron pong mga nahuli po tayo. Illegal gambling, any forms of illegal gambling ay bigpit po na pinatutupad. Especially po yung pag-aaresto po natin ng
most wanted person, regional level, provincial level, and city level, meron po tayo mga nahuli previous weeks. So, naawardan po tayo noong mga nakalipas na linggo ng ating regional director dahil din po sa kasipagan ng ating mga kapulisan dito po sa bayan ng Alamba. Tuloy-tuloy po ang panghuhuli, tuloy-tuloy po ang pagpapatupad ng katahimikan dito po sa bayan ng Alamba. Regarding dun sa ibang mga crimes natin na nagaganap sa City of Calamba, pwede ba nating masabi na ang ilan sa mga to ay dahil na rin sa paggamit ng ipinagbabawal na droga? Opo, possible po na ito po ay yung mga nagaganap po na mga heinous crimes sa atin ay possible po may mga kaugnayan doon po sa ilan na gumagamit po ng ipinagbabawal na gamot. So para mas maging maganda ang or smooth ang maging operation ng paglaban ng kapulisan sa illegal na droga at para mabawasan na rin natin ang mga heinous crimes, ano yung pwede niyong may panawagan sa ating mga residente ng Calamba? Ang panawagan ko po sa residente ng bayan ng Calamba ay makipagtulungan po sila dito po sa kapulisan ng bayan ng Calamba. Isuplong po nila kung sakali po may mga namomonitor sila na kapitbahay or kaibigan, kamag-anak, huwag po silang magdalawang isip na lumapit sa kapulisan upang sa ganun po ay matigil na o mabawasan natin ang paggamit o pagkalat pa ng ipinagbabawal na gamot na yan. Sa ngayon po, tuloy-tuloy pa rin naman po ang ating ginagawa upang sa ganun po ay ma-minimize, mabawasan, ma-control ang mga gumagamit na ipinagbabawal na gamot. So just in case po na makipag-ugnayan ng ating mga presidente, ma-assure po ba natin ang protection nila, particularly sa confidentiality ng kung sino yung mga nagsusumbong? Opo, ma-assured po natin na yung confidentiality po ng individual ay hindi po or may lilihim natin, hindi sila ma-identify na yung kanilang pagkakilanlan o kanilang pangalan. Keep us confidential po yan. So para mas madali ma-contact, mabigyan ng information ng kapulisan, meron po ba tayong mga hotline numbers o specific numbers sa cellphone na pwede nilang tawagan o i-text? Opo, meron po tayong hotline na pakisulat nyo na lang po. Ito po yung hotline ng Police Calamba. Sa globe po ay 0915-4067-505. Ulitin ko po, 0915-4067-505. At yung aming pong smart, 0918-331-8641. Open po yan sa 24/7 po yan. Anytime po, pwede po kayong tumawag. Okay, maraming salamat. Any final words sa ating mga community? Ang maling mensahe ko po sa ating mga kababayan, nagpapasalamat po ako sa anchor na si Mr. RJ Salgado sa pagbibigay po ng panahon at oras sa amin para maipasatid namin ang aming maliit na mensahe para po sa ating mga kababayan. Ang mensahe ko po ay sana yung mga individuals na tuloy-tuloy pa rin ang paggamit ng ipinagbabawal na gamot, ay tigilan na po natin yan. Wala pong magandang nagdudulot yan. Unang-una po sa pamilya natin, sa pamilya niyo, wala pong magandang nagdudulot yan. Pupunta po kayo niyan sa hindi maganda. Makukulong kayo, masisentensyaan kayo. Kaya yung mga gumagamit pa rin ng mga pinagbabawal na gamot, ay tigilan na po natin yan. May batas po para sa inyo. At sa kapulisan naman po natin, makakaasa po kayo sa mga kababayan natin na ang Police Calamba ay magsisilbi
at magbibigay ng proteksyon upang mapanatili, maging maayos, ligtas ang bawat isa, ang buong komunidad dito po sa bayan ng Kalamba. Muli po, in behalf of our Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Alexis Unido, ako po ang inyong lingkod, Police Captain Christopher Ipaloyo, our Deputy Chief of Police, at bago po pala makalimutan ang programa po ng ating Chief PNP na N plus K is equal to A. Ano po yun? Malasakit, kayusan, kapayapaan, tungo sa kaunlaran. Life is beautiful, kaligtasan nyo, sagot ko, tulong-tulong tayo. Mabuhay po tayo lahat. Okay, yan. Yan yung naging panayam natin kay Police Captain Paloyo ng Kalamba City Police Station. Yeah, siya ang deputy doon. And excuse me po. Anyway, napag-uusapan yung war on drugs. At syempre may panawagan. May panawagan ng si deputy sa ating mga netizens, ating mga residente na makipagtulungan at makipag-ugnayan sa kanilang himpilan o sa kapulisan para ikaw nga mas mapadali ang proseso ng war on drugs. Ika nga may mga tumutulong upang magsuklong. So napag-uusapan natin 'yan sa so, bago tayong magtapos sa ating episode ngayon. Nais lang natin bigyan ng pansin. Ito matagal na 'to eh. Dami ng sumbong ng ating mga kaibigan na kapulisan regarding lalo-lalo na dito sa mga public officials. Yan. Particularly doon sa mga nasa barangay. Kaya nga. Yan. Inquire na yata. Yeah, mabalik tayo. Regarding dun sa mga elected officials ng barangay. Ito ha. Medyo hindi natin malaman kung bakit mga ito hindi malaman kung paiwas o tinatamad. Hindi nyo ba alam na mandato sa batas ang inyong partisipasyon at kooperasyon pagdating sa war on drugs ng kapulisan. Hindi porket hindi na si Pangulong Digong ang pangulo ngayon, hindi na kayo gaganap. Baga, hahayaan nyo na lang ang inyong mga nasa paligid. Residente man ng inyong barangay o hindi, hahayaan nyo na lang na lumaganap ang illegal na droga. Katwiran daw kasi ng ilang mga barangay officials ay hindi naman daw tiga doon yung nahuhuli. Aba, ay saan ka nakakita ng nagbebenta ng illegal na droga na papupuntahin ng kanyang mga parokyano sa sarili niyang lugar o sa kanyang bahay. Ay napakalaking katarantaduhan na yan. Ano? Ilulubog ng pusher ang sarili niya? Kaya nga dumadayo sa iba't ibang lugar kung saan walang ilaw, konti ang tao, para magkaroon ng transaksyon. Tapos ikakatwiran nyo, hindi nyo naman residente. Ang masama pa nito, yung iba, aba, lalo pagdating na ng gabi, may nagpapatay na ng ano, ng cellphone. Ayaw maiistorbo. Ito, bibigyan ko ng pansin. Sa susunod na broadcast at kapag may natanggap ako na reklamo o hinaing ng ating mga kaibigan kapulisan regarding dyan sa inaasal ninyo
ako na mismo ang pupunta sa inyong DILG upang sampahan kayo ng reklamo. Anong reklamo? Una, neglect of duties and responsibilities. Tungkulin nyo na gumanap, lalo na kapag dating sa war on drugs. Pangalawa, ano pa? Obstruction of justice. Aba, pinaghihintay nyo ng isang oras hanggang isang oras at kalahati o dalawang oras ang mga kapulisan natin para lang ma-process yung nahuli nila. Puti na ang mata sa kakahintay sa inyo. Nagtuturuan pa kung sino ang dapat pumunta. Sa susunod na broadcast ng Beyond the Line of Duty o kahit dun sa regular kong programa, tutukuyin ko na kung sino-sino itong mga barangay officials na ito at tutukuyin ko na kung anong mga barangay ito. Sabay pagsampa ng reklamo sa DALG. Una, sabi ko nga sa inyo, nasa batas yan. Kapag may nahuli na individual regarding sa droga, kailangan nyo mag-witness. Kasi hodang residente ninyo o hindi, kung sa inyong lugar nangyari, obligado kayo dahil inoobliga kayo ng batas. Obstruction of justice, katulad nung matagal na yun. Sa tagal na dumating ng barangay official, nakatakas yung suspect. Sayang yung pagod at oras ng kapulisan. Sayang yung may dadagdag na accomplishment at pagbawas sa mga individual na nagtutulak ng droga. Inuulit ko, kayong mga public officials, lalo na yung mga elected officials dyan sa barangay level, makisama kayo. Makipagtulungan kayo. Makipag-cooperate kayo sa ating kapulisan. Hindi na nga inaatas sa inyo ang paghuhuli sa mga adik dyan sa inyong mga lugar. Bagamat aminin man natin o hindi, alam nyo kung sino dyan sa inyong mga lugar, kung sino mga gumagamit at nagbebenta. Pero hindi na inaatas sa inyo na kayo pa manghuli. Although nakikipag-coordinate ang kapulisan sa inyo na magbigay kayo ng impormasyon. Na kung tutusin, hindi nyo na nga magganapan, yun na nga lang. Pag may nangyaring hulihan dyan sa lugar nyo, residente man ninyo o hindi, abay, gumanap naman kayo. Mahiya kayo dun sa mga gumaganap na, lalo na yung mga media na gumaganap bilang witness, hindi galing sa inyong barangay yung mga yun. Galing sa malayong lugar. Pero nagpapaabala sila kahit this oras ng gabi. And they make sure they get to the area within less than an hour. Sa malayo nang gagaling yung mga yan. Samantalang kayo, nandiyan lang kayo sa barangay ninyo, sa lugar ninyo. Naaabot pa kayo ng isang oras hanggang isang oras kalahati. Yung mga tanod naman na naka-duty, sasabihin, hindi alam ang number. Patay ang cellphone. Aba, ay sunduin nyo, siguro naman alam nyo kung nasa ng bahay ng mga yan. Huwag po natin pahirapan ang mga nagsasakripisyo nating mga kapulisan sa kanilang pagganap sa tungkulin. Dahil kasama rin kayo. Kasama kayo dun sa mandato na yun. Nalinisin ang inyong komunidad, linisin ang inyong bayan o lungsod laban sa illegal na droga.
inuulit ko, huwag na nating hintayin na tukuyin ko pa kayo at tukuyin ko pa kung anong barangay nyo. Makisama kayo, makipagtulungan kayo sa inyong kapulisan. Mahirap na. At pag yan ay naiakyat sa DILG, bahala kayong maubusan kayo ng inyong alibay. Pero yan ay mandato. Yan ay nakamandato sa inyo. Yan ay batas. Na dapat kayo unang-una na nagpapaganap, nagpapatupad ng batas na yan. So, once again, sa ating mga kaibigan nating mga kapulisan, mga masipag na kapulisan na tinataya ang kanilang buhay sa kanilang pagganap, sa tungkulin, at kahit labas pa ng kanilang tungkulin, makatulong lang sa mamayan, ay ginaganapan na rin nila. Kaya sa inyo, mga kuyang, mga ating, congratulations po at saludo po ako sa inyo. Kaya sa susunod, kami ay nakipag-ugnayan na sa ating mga local police na mabibigyan ng at least 1 hour per week na broadcast na programa ang beyond the line of duty na para sa ating mga kapulisan. At mabigyan naman ng recognition ang kanilang mga nagagawa. At the same time, ito ay isang open forum na kung saan pwedeng makipag-ugnayan at pwedeng makipag-talakayan ang ating mga common residents o netizens kung sila ay may mga concerns. At sisikapin naman ng ating mga kapulisan na matugunan yung mga concerns na yan. Para ika nga, balanse tayo. Hindi yung puro kapulisan lang. Puro sila lang. Masabihin, one-sided. Siyempre, masasalitay natin ang ating mga residents, mga netizens. So, hanggang sa muli, magkita-kita po ulit tayo dito sa Beyond the Line of Duty. Dito yan sa Serbisyo Balita live online sa ngalan ng ating kasamang si Ms. Arnie Barreiro. Ito po ang inyong lingkod, RJ Salgado. Nagpapaalam, magkita-kita po ulit tayo next week. Mabuhay po kayong lahat.